guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay, ang topic natin ay bibigyan ko kayo ng tips kung paano ako tumaba at kung ano yung mga ginawa ko para madadagan yung timbang ko. I never made it, but I know I didn't take someone related by a mix of emotion on my statement and I'm eating stuff so I can. So, makikita nyo din sa picture na to guys, ito. Sobrang payat ko pa dyan. At ang tawag nila sa akin dati ay lampayatot or twalistingting. And madalas na din akong matawag na tabla, lampa, medyo natawag din lang akong hanger. Kasi nga, pagsusot ako ng damit, sobrang hindi na, sobrang luwag na sa akin. Kasi nga, sobrang payat ko. And sobrang hirap din ako dati pumili ng mga damit. Kasi nga, bukod sa payat ako, shout out sa asong kumakakulso. Ayun, sobrang payat ko and ayun nga, medyo wala akong laman. So talagang buto-buto. Minsan pa nga tinatawag nila akong buto-buto. Tapos yung mga kaibigan kong pinapahabol ako sa aso dahil buto-buto daw ako. Mama, ito na ako ngayon. Kumusta na kayo? Pero disclaimer lang po, hindi po lahat ng payat ay hindi maganda. Meron talaga kasing katawan na talagang sobrang payat na kailangan madadagan ng kahit konting laman. So itong katawan ko talaga dati ay sobrang payat talaga, as in bones to bones na lang yung makikita. Kulang na lang, hindi na ako kailangan x-ray yan kasi makikita na yung mga buto-buto ko sa loob. So yun, hindi ko kwento ko lang yung journey ko nung payat ako. Nung payat ako, hindi ako masyadong nagsusuot ng mga sexy damit, lagi lang ako naka-t-shirt, hindi lang masusuot ng mga strap or ng mga spaghetti kasi nga yung mga buto-buto ko nakikita. Tapos hindi ako masyadong dididikit sa tao kasi nga sabi nila natutusok daw sila kasi masakit daw yung buto ko. Gago! So kumusta na kaya yung mga tao na sasabi sa akin ngayon? Ano na kaya ang katawan nila ngayon? Gago! So naalala ko lang din dati kapag dumadaan ako sa kalsada, nagkakahulan yung mga aso kasi siguro talagang mukha akong buto. And sobrang payat ko. And ayun nga, minsan nagkakasya ako dun sa sobrang hindi na dapat kasya ang normal na tao. So, dahil payat nga ako, kasya ko sa kahit na anong kasuluk-sulukan ng parte ng bahay namin. Ayun, and ginusto kong medyo tumaba or magkalaman ng konti. Dahil nga, siyempre, masarap din sa feeling na nasusuot mo yung gusto mong damit and hindi ka natawaging lampayatot or yung malnourished ng mga kaibigan mo. Hindi ko alam kung ito ba talagang kaibigan ko itong mga to. Gago! Naisip ko magpataba. So, bibigyan ko kayo ng konting tips kung paano nga ba talaga tumaba nang wala naman talagang iniinom na vitamins dahil mahirap lang kasi kami dati hanggang ngayon naman. Mahirap naman kami. Wala kaming pang bili ng mga vitamins na yan. So, hindi ako ma-afford yun. So, kailangan mag-isip ka ng paraan na hindi ka bibili or gagastos ng pera para tumaba ka. So, ito nga. Sisimulan ko na magbigay ng konting tips kung paano nga ba tumaba or magkalaman nang walang masyadong gastos. So, tip number one, dapat meron kang motivation. So, dapat, bago mo simulan tong pagpapataba mo, ay alam mo kung ano talaga ang gusto mo. Mahirap kasi yung may gagawin ka, pero hindi ka naman talaga motivated. Or saglit lang, ginusto mo lang, pero hindi ka disidido, or hindi mo siya balak tapusin. Tip number two is dapat alam to ng mga magulang mo. Kasi, mahirap naman. Halimbawa, bata ka pa, or teenager ka. So, magdidesisyon ka sa sarili mo. Dapat may guidance ka pa rin ng mga magulang mo. Dahil nga, mahirap naman kung ano yung magawa mo, tas mali, or hindi pwede, or baka hindi akma para sa kalusugan mo. So, dapat, alam din to ng mga magulang mo itong mga plano mo sa buhay. Huwag kang magsulo. Tip number 3, dapat, sukatin mo muna yung mga damit mo kung kasya ba yan once na tumaba ka. Kasi mahirap naman yung bigla ang pagtaba mo, tapos pagtaba mo, wala ka nang masuot na damit. So, dapat, ngayon pa lang, umpisahan mo ng sukatin yan kung may magkakasya ba sa'yo once na tumaba ka. So, dapat, samahan mo to ng dasal. Mahirap din kasi na
hindi mo to ipag-pray kasi meron din tayong mga dapat na pinag-pray talaga kay Lord kasi mahirap o impossible natin ma-achieve. Tip number 4, dapat panoorin mo tong video na to at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-ring na notification bell, at mag-comment sa baba. Dahil sa mga susunod ko pang sasabihin, sigurado akong nandito yung gusto mo talagang marinig. Nandito ka sa video na to dahil interesado akong malaman kung ano ba talaga yung mga ginawa ko para tumaba ako. Okay? Simulan natin yung mga makabuluhang tips talaga. Ito na talaga yun, guys. Ito talaga. Totoo na to. So, una, bago ka kumain, make sure na hindi ka po uminom ng tubig o huwag mo nang iinom ng tubig. Bakit? Kasi di ba pag umiinom tayo ng tubig, mas mabilis tayong nagbubusog dahil nga, syempre, may laman na yung tiyan natin. So, make sure na bago kumain, walang lamang kahit na ano or may laman man, lumipas ng ilang sandali. So, yung tubig, mas magandang wala ka muna ng tubig, inom-inom ng tubig. Iwasan mo magtubig na magtubig bago kumain. So, yun yung una nating tip. Syempre, pagkakain ka, mas kailangan mo o mas dalasan mo yung pagkain na ma-calories or ma-protein. So, kung ma-calories, yung mga matataba siguro, mga ganyan. So, kasi mas mabilis yung magpataba talaga dahil nga matataba talaga yun, no? Gago! Ang ginawa ko rin para tumaba ay kumain ako ng mas madalas or sa isang araw siguro nakakalimang kain ako or aning. Yun. Or samahan mo din na kung dati hindi ka nag-snacks, nag-merienda, siguro mas dagdagan mo pa yung pagkain ng snacks, merienda, araw-araw. So, yung mga normal mong kain before na 3 times a day lang or once a day, dagdagan mo yun. Kasi yun yung talaga yung mas mabilis na paraan para tumaba ka. So, kung magmemeryenda ka or bago matulog, kumain ka rin. Yung ginawa ko din dati, mas madalas akong umiinom ng gatas. Dahil nga, syempre, yung gatas, ma-protein yun. So, kung hindi ka umiinom ng gatas at kape lang iniinom mo para hindi ka na-nervousin, gatas naman yung inumin mo para syempre tumaba ka. And yung isa rin sa mga ginawa ko, mabilis lang to guys ha, kasi para maintindihan nyo talaga mabuti yung sinasabi ko. Pagkakain ka, make sure na malaking plato yung gamit mo. Huwag naman planggana, plato lang tayo, plato. Gago! So, yung malaking plato na yon kasi bakit? Kasi pag malaki yung plato, mas madami yung amount na pagkain na malalagay mo doon sa plato na yun. So, syempre nakakaya naman kung ang laki ng plato mo, tapos ang konti na nandun. Syempre, mapipilitan kang lagyan yun ng mas marami ng konti. Kasi nga, malaki yung plato mo. So, dapat simulan mo nang bumili ng medyo malaking plato. Ganon. And yun nga, kapag ka mas madalas ka naman talaga ng kakape, siguro magdagdag ka ng cream dun sa kape mo. Kasi yung cream is, ano yun eh, mas nakakatulong yung magpataba sa'yo. So, dun sa mga nagkakape dyan, siguro more on cream pa para makatulong yun sa pagdagdag ng timbang mo or pagtaba mo. And isa din sa mga tips ko para mas makatulong pa sa pagtaba mo, kung dati ka ng 2 hours, 3 hours ka nang kumakain sa lamesa or bago matapos kumain, siguro baguhin mo na yun ngayon, simulan mo nang baguhin. Kasi may mga tao kasi na 2 oras na nasa lamesa ay hindi pa tapos kumain dahil nga sa sobrang bagal nila kumain. So isa rin yun sa dahilan kung bakit napakatagal mong tumaba. Dahil yung mas matagal kumain, mas mabilis natunaw yung kinain mo or mas mabilis ka mabusog. So yung tingin ko, kasi pagka sobrang tagal mo, nauumay ka na sa pagkain, di mo na nauubos. So, isa yun sa mga dahilan. So, mas maganda kung mas mabilis. Pag mabilis kasi kumain, mas malaki yung chance na magdagdag ka pa kasi, ano eh, hindi ka kaagad nabubusog pag mabilis ka kumain. So, yun yung isa sa mga tips ko, no? Siyempre, ito yung pinaka-importante, yung matulog ka ng tamang oras. O, bigyan mo yung sarili mo ng pahinga at matulog ka ng 8 hours a day. Mas madalas na puyat ka ay mas malaki yung chance na pumayat ka instead na tumaba. Kasi syempre, yung mga puyat, di ba, yung mga wala ng ganang kumain, iba. Pero pagka sakto yung tulog mo, mas magaganahan ka kumain kasi nga malakas ka at alam mong gutom ka. Magugutom ka kasi pag natutulog ka. So, sleep ka po ng sleep pa more. Isa rin sa pinaka-importante, yung huwag ka masyadong siguro magbisyo.
may nagsasabi kasi sa akin na kapag uminom ka daw ng alak or ng mga beer, is tataba ka. Pero ando na tayo, pero kasi ang unang tumataba pagka uminom ka ng beer ay tiyan. Mga bilbil, so yun yung talagang unang tumataba, hindi siya magsasabay-sabay. So sa case ko kasi, hindi ako nahilig sa alak. So talagang mas mabilis lang ako kumain. Yung dati siguro na kumakain ako ng 10 minutes, nagiging 2 minutes na lang dahil sobrang bilis. Tapos nilalakihan ko nga yung plato ko para mas marami ako mailagay na pagkain. And may at may ako kumakain. So, gawin mo lang siguro mas magdagdag ka pa ng oras ng pagkain kaysa dun sa normal. O mas dagdag ka pa ng rice. Kung dati one rice lang, gawin mo siguro 1.5. So, sa case ko, ganun yung ginawa ko. Kaya ako tumaba ng ganito. So, nakikita niya naman my face, my body. Gago! So, pinagsisisihan ko na kung bakit ako nagpataba. Charot. Hindi naman. Siyempre, pag tumatanda din tayo, isa rin talaga sa instances. Wow! Instances ay pwede tayong tumaba dahil bumabagal na yung metabolism natin. Gago! So, mabagal na yung panunaw natin, kaya mas mabilis yung pagtaba natin. And para dun sa mga payat, huwag kayong mawala ng pag-asa, natataba rin kayo. Darating din yung time na magiging katsing taba ako kayo, tapos aayawan nyo na at gusto nyo na ulit magpapayat. So, mas madaling magpataba kaysa magpapayat, or mas madaling magpapayat kaysa magpataba. Para sa akin, bumagay naman sa akin yung pagiging chubbiness ko, chubbiness kung matatawag to, medyo bumagay naman sa akin yung medyo mataba ako, may laman ako dahil nasusuot ko na yung mga damit na gusto ko. And hindi na nila ako tinatawag na lampayatot o buto-buto. Paano masabi? Alam nyo na kung anong tawag sa akin, piggy. Paano masabi? So yun yung mga tips ko guys kung paano ako tumaba mula dun sa isang buto-buto hanggang sa isang chubby na. So huwag kayong mawala ng pag-asa yung mga gustong tumaba dyan. Pero kung makakapag-inom kayo ng vitamins, pwede nyo idagdag yon sa mga tips na binigay ko sa inyo. And siguro maging healthy living lang tayo. And kung kayang samahan ng exercise, mag-exercise tayo. Yung exercise na jogging, kasi mas makakatulong yon sa pagiging healthy ng katawan natin. So yun guys, yun yung mga tips ni Ate Cherry mo, Ate mo Cherry. Kung natuwa ka sa mga tips ko, pwede kang mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan ng comment din sa baba kung ano pa yung mga gusto mong tips na marinig galing sa akin. So yun guys, thank you so much for watching and have a nice day. See you on my next vlog. Bye!